It's a finally guys, narating ko na naman po ang isang kabundukan na ito na hindi ko pa po nararating sa buong buhay ko. Ayan, mapakasaya ko ng muli sa araw na ito sapagkat kahit anong hirap po ng akin dinanas sa pag-ahon ay talaga naman pong sulit na para po akong nasa isang paraiso. Akalain nyo guys, nung unang panahon ay ganito ang ating buong kabundukan. No? Napakaganda at talaga naman pong napaka-refresh po. Talaga namang pagkaranan nandito ka, istanggal po ang lahat ng inyong mga sakit na nararamdaman sa buhay. Ayan. And then, pagkarating ko na dito, hindi, napakaraming tanim na nakikita nyo guys. So, napaka-mais at hindi kung ano-ano pa. Meron pa rin sa dulo ron. Ewan ko, mani yata yung nandun. Ayan, pupuntahan natin dito. And then, natatandaan nyo guys yung pagpunta ko doon noong nakaraan ng kabundukan, nung malakas ang hangin, doon yon sa kabila. Ayan, natatanaw ninyo yon, yung party na yon. Ayan. Yung party na yon, yung bundok na yon doon ako galing yon, sa party natatanaw natin, doon ako galing noong malakas ang hangin. And then, ito yung kadugsong. Ayan, ito yung kadugsong na pinuntahan ko na hindi ko pa talaga naaabot. In the next project natin guys, in this next project ko, ang gusto ko namang marating ay ang part na yan. Oh. Yan, tatanaw ko na yan. Yan naman ang gusto kong maabot next na pag-vlog ko. Ewan ko lang kung kailan, basta darating tayo dyan. Kasi ang ano ko guys, is hindi ako tumitigil kapag ako may nakikitang part na magandang pag-vlogan, is hindi ako tumitigil hanggat hindi ko narating yung part na yon. Ayan, ang ganda rin dun guys, oh. Talagang pino rin naman po yung mga damo ay talaga naman pong napakaganda. Dito tayo sa park. Nakikita nyo guys yung mga maisa na yan. Pupuntahan natin yan. Kasi napakasisipag ng mga tao rito sa lugar na to. Grabe, kahit anong hirap po yung kanilang dinaranas dito. Pero napakasisipag at talaga naman po hindi rin sila magugutom. Ay, para napapansin ko lang dito guys sa mga mais dito, para mga pandak. Parang pandak o yung mga maliliit na mais na mayroon ng bunga. Ayan, nakapansin nyo guys, dito tayo. Ayan oh. Kasi ito lang oh. Ngayon ako nakakita ng ganitong mais, grabe. Sobrang liliit niya pero mayroon na siyang bunga. Ayan oh. Lapit tayo dito para naman as in makita natin. Ayan. Baka tayo dito ibarilin. Kung sino mang nagmamay-ari nitong maisa na to. Ayan oh. Kikita rin nyo guys, grabe. Super liliit niya. Para mga pandak siya. Mga pandak na mais. Pero, ayan o. Oh. May mga laman na siya. Is matitigas na siya as in. Ayan. Ang dami niya. Ang buti yan doon sa kabila. Ayan o. Oh. Mga ano na siya, mga matitigas na. Kasi baka tayo dito yung mabarin. Hindi dito naman sa kabila. Sa parte na yan. Yan po yung mga mais na wala pang mga laman. Ayan siya guys, super ganda ng ano. May mga laman na siya, hindi matataba. Ayan, ang tataba ng kanyang mga mais. Ayan. Itong part na to. Ang ganda. Ang dami siguro naman ito guys. Ewan ko lang kung ito'y lagkitan. Ayan, hindi dito naman sa kabila. Medyo ano pa siya, medyo hindi pa siya nagkakaroon ng bunga. Pero ang green na green, super green na green guys yung kulay. Ang ganda. Hindi ngayon lang talaga ako guys nakaparito sa lugar na to. Hindi napapalibutan nga tayo na para tayo nasa isang paraiso. Ayan, napakaganda na tanawin. Next project natin guys, doon tayo pupunta. Sa parte na yun. Hindi, napakalayo lang talaga. Bitin na tayo sa oras. Kung pupunta pa tayo doon, ay bitin na talaga sa oras. Ayan. Napakaganda ng mais at anda. Tsaka ang sisipag talaga guys. Ayan, ang gaganda ng laman. Hindi no. Siguradong tataba. Maano na yung mga mais niya. Super ganda. Talaga wala akong masabi guys dito sa lugar na to. Hindi dito lang sa parte na ito guys. Para mga pandak or maliliit yung part ng mais niya. Ayan. Hindi napakalawak niya. Oh. Napakalawak niya hanggang doon. Sa pinakadulo. Doon hanggang doon sa pinakadulo. Pero yun guys, isang bundok pero puno na siya ng mais. Ganyan ang mga tao dito. Super sisipag. Hindi nila hinahayaan na nakatiwangwang lang po yung pinakang lupa na pwede pong pagkakitaan. Ayan, ang ganda oh, mayroon pa doon sa kabila. Sa dulo. And then nakikita niyo naman doon sa kabila, yung natatanaw ko para siyang mga ano naman yun, mga mani. Ayan, mga mani. Kung tawagin. Ayan, pakasipag. And then, gusto ko rin marating yung part na yun, yung natatanaw natin yung next na pag-vlog ko. Ayan, next na pag-vlog ko ay pupunta naman ako doon sa lugar na yun. Ayan. Grabe. Kahit ay hinihingal. Ay talaga naman po sulit yung pagparito sa bundok na to.
Grabe guys. Ang saya ko. Ang saya naging. Ayun, ang saya ko guys kasi nakarating na ako sa isang bundok na hindi ko naman nararating sa buong buhay ko. Ayan, next. Talaga na po. Ayan po, next nating papupuntahan. Isa rin sa napakagandang lugar. Ewan ko lang sana makarating tayo dyan. Kasi konti lang naman ang lalakarin natin, oh. Kaso nga lang, yung pagod, talaga naman kailangan pong paghandaan. Kailangan may baon tayong tubig. And then, nung nakaraan kasi doon ako galing sa bundok na ating natatanaw na yan. Yun yung mataas na yun, ito to. Ayan, doon ako galing nung nakaraan na malakas ang hangin. Ngayon, ito yung kapatid, ito yung kadugsong na ahag pinuntahan. Grabe. Alam nyo guys, sulit kahit anong pagod po yung aking inaahon. Ngayon, pagbalik ko, lalakad na naman tayo dyan. Diyan sa parte na yan, diyan aahon tayo dyan. And then sa kabila pa nun yung pinakang highway na aking, naroon po yung aking motor, yung aking service para tayo makauwi. Ayan. Kasi anong oras sa mga 5 o'clock na ang bala ko talaga is mapuntahan din kanina yung doon, yung doon party na yun. Kaso nga, imbitin na tayo. Anong oras pa tayo makaharating dyan? Baka mga 6:30 o 6 o'clock. Ano pa ang ating may video? And then babalik pa tayo, habutan tayo ng dilim. Ayan. Basta, next project guys, huwag po ninyong, talaga naman po, huwag po kayong mag-alala, babalik tayo dyan. And then dito na tayo. Ayan, hindi natin kikita nyo guys yung mga may bagong ano pa rin dito, may mga bagong patubo na niyog, ayan, dito. Ayan, hindi napakalawak talaga pala ng tumaisa na to. Ayan, napakalawak talaga pala nyan. Abot yan dun, sa pinakadulo. Napakagandang tingnan. Isang bundok na puro mais. Ayan, napakaganda. Hindi talaga naman pong walang gutom yung tao. Kasi ang nakikita ko kanina, yung mga mais is wala pang bawas. Kahit isang piraso, wala pang bawas talaga guys yung mais. Kahit na yan tataba. Siguro nga kasi ang mais, ginagawa nilang bigas, pinapabayo nila para hindi na nga naman sila bumili ng bigas na palay. Kasi pag may mais na bigas, is okay na pag sa ganitong kabundukan. And then bukod pa sa rong guys, is ang mais daw po, is napakasustansya po sa katawan. Hindi napakaan, kung sa bigas sa palay, madali ka magutom. Kung sa pagdalawahin po yung ganyan. Ayan, kahit konti lang yung kakainin mo, mga isang pinggan lang, is talagang solve na solve na yun. Hindi katulad po sa bigas na palay na madali po makagutom. Yan po ay hindi. Ayan. Ako po ay magpapaalam na kasi alam nyo naman, napakalayo pa ng ating lalakbayin. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay nakapag-follow na po kayo sa aking Facebook page. God bless.